Kumusta mga kasadikan? Welcome dito sa Bata, dito yan sa Riyadh. So samahan niyo sa video na to, mamamasyal tayo dito sa Old Bata, dito sa Riyadh. Let's go! Karamihan sa ating mga OFW ngayon na nandito sa Saudi Arabia, lalong-lalo na dito sa Riyadh, is hindi alam tong lugar na to. Karamihan sa ating mga Pilipino, hindi pa nakapunta sa lugar na to. Saan nga ba itong lugar na to? Bali, ito yung Old Bata. Ito yung Old Bata na pinakasentro, mismong ano ng Riyadh. Ito yung bayan. O ito yung kauna-unahang naging bayan o naging isang pamilihan dito sa Riyadh. So ito yung Old Bata ngayon. So bali dito namili sila tito tita natin noon, yung mga kapitbahay natin na pumunta ng Riyadh, dito nila binili yung mga pasalubong nila sa atin. So marami ditong pwede kayong bilhin, kamukha ng mga bag, sapatos, mga gamit sa bahay, and syempre karamihan na yung mga binibenta dito is mga damit. Yeah, so makikita nyo dito as in talagang parang ano to Changi. And karamihan ng mga nagbebenta dito, mga Pakistani, Indiano, and Bangladesh yan. So, karamihan ng mga binibenta sapatos dito, chinelas, is made in Pakistan siguro itong mga to. Nakikita nyo lahat ng size ng chinelas, sapatos, nandito lahat. Kaya pag pumasok ka dito, talagang wala kang takas eh. Kung talagang magaling yung nagbebenta. Kasi lahat ng size nandito na eh. Yan. So bali, ito yung Old Bata. And kung mapapansin nyo yung mga bahay, medyo parang mga bago na. Kasi doon sa Old Bata, nakita ko talaga. As in talagang parang barong-barong lang to. Parang mga tent lang ganun. So bali, itong mga buildings na to. So nagawa na siguro itong mga year 2000 na. Kaya parang mga bago na. So bali ito yung pinaka parang baklaran nila dito, parang divisorya sa atin itong buong anong to. And kung mapapansin nyo, halos lahat jacket dito, lahat panlamig ang mga ibinebenta nila ngayon. Kasi ngayong month na to, magmula November hanggang February, mas malamig dito sa Saudi, taglamig ngayon dito. Kaya halos lahat ng mga binibenta nila ngayon is puro panlamig. And dito rin kayo makakabili ng maraming kumot, yan, ganyan. Kumot, carpet, and sa lahat, mga binibenta dito sila sa lugar na to is puro, ano lahat, damit at saka yung mga kumot nga. Parang kamukha lang dito sa atin, divisorya, ganyan. And dito, pwede ka rin dito makipagbaratan. Pwede ka rin dito kung mahilig ka tumawad, pwede ka rin tumawad dito. Mapapansin nyo lahat, kumot, carpet, yung mga binibenta nila dito. And pag pumunta ka dito sa Old Bata na to, wala kang makikitang padalahan dito. Wala kang makikitang Pilipino anong kain dito, wala. Kasi makikita mo lahat dito, lahat ganyan, bentahan ng mga kumot lahat. Damit, mga bag. Na
napansin ko dito, medyo walang masyadong tao. O dahil medyo maaga pa ako nung pumunta dito. Pero siguro dati noon, nung wala pa yung Bellagio Mall, sigurado napakadaming tao dito dati siguro. Kasi ito lang yung nag-iisang pinakamalaking pamilihan dati dito. So napakalawak nitong Old Bata. At isa pa na sa napansin ko dito sa lugar na to, wala talagang Pilipino nakita nung time na yon. And papunta naman tayo ngayon dito sa tiyatawag nilang Bata. Karamihan ngayon ng mga pumunta ng Saudi, ng Riyadh, ito na yung inabutan nilang Bata ngayong taon na to. Ito na yung inabutan nilang Bata. So hindi nila alam yung Old Bata talaga. So yan, bali ito yung New Bata, Manila Plaza, ang lahat ng mga bilihan nandito na malalaking groceries, ganyan, mga Filipino restaurants, lahat nandito sa lugar na to. Ito yung pinakabagong Bata ngayon. Yan, kung may kuya ka dati at may ate ka at may kapitbahay ka dati na pumunta ng Riyadh, so dito nila binili yung mga pinasalubong nila sa inyo. And karamihan ng mga nandito naman sa Bata, New Bata na to, is puro Pilipino. 85% at 70% sa mga namimili dito o pumupunta dito is Pilipino. As in, kumpleto dito. Mapa-pharmacies, mapa-restaurant, lahat ng mga groceries, lahat ng mga malls na nandito. Kumpleto lahat ng kailangan natin as Pilipinos, nandito natin makikita lahat. Yan, bali ito naman yung Bellagio Mall. Ito yung bagong mall dito ngayon. Marami to. Maraming gates. And sa first floor pa lang, bago ka is makikita nyo itong bilihan ng mga ginto dito. Then dito sa bilihan ng mga ginto na to, talagang pwede kang makipagbaratan dito. Pwede kang tumawa dito. And sanay na sa mga Pilipino. Kumpleto na dito. Pilipino barbershop, panglalaki at pambabae. Kumpleto dito sa Bellagio Mall na to. Kaya kadalasan mga Pilipino, Pilipina, ginagawa ng tagpuan to. Meron ditong baklaran yan. At kung mapapansin nyo, lahat ng pangalan ng tindahan dito is pangalan ng lugar sa atin sa Pilipinas. Yan, syempre may mga branded din sila. Bali, itong lugar na to, second floor na to. Ito yung pinaka-second. Ito yung second floor na. And meron bagong bukas dito yung Kamayan Restaurant. Kamayan. Ayan. So, sa third floor naman, bali dito na lahat. Ito yung pinaka-food court nila. Medyo Jollibee dito. And marami pa. Siyempre, meron din dito ng Lapas Batchoy. Ayan. Umigop na sabaw. Sa lubong. And siyempre, magpapahuli ba naman ang Chowking dyan doon sa mga mahilig sa halo-halo at sinangag. And meron din silang 100 islands. So medyo marami-rami to, 100 islands. And itong bakeries nila dito. So puro Pilipinos yung mga binibenta nila dito sa bakeries na to. And pagkatapos nyo kumain, pwede rin kayong bumili ng mga souvenirs dito. Yan. So, sa kabilang side naman, meron dito nga restaurant na pwede kang mag-singalong habang kumakain. And syempre, hindi mawawala ang tindahan dito ni Aling Puring. Bawal daw ang utang dito. And signature na ating ice cream. And magmula Luzon at Visayas at Mindanao, nandito. Ilocos, Davao, Bulacan, Iloilo, Batangas, and syempre Cabalen. And nakita ko itong isang hypermarket dito, pinasok ko. First time kong pumasok sa hypermarket na to, kasi kadalasan bumibili ako doon sa kabila. And nakita ko napakaayos ng supermarket na to. And kompleto rin dito, syempre mga isda.
And kung makikita nyo, mapapansin nyo, talagang napakaayos. Nakasalansan, talagang nakasentralize lahat ng mga panindan nila dito. Ikaw na lang yung mahihiyang manggulo eh. Mahihiyang manggulo doon sa mga panindan nila eh. So yan, first time kong pumasok dito kaya medyo namangha ako. Napakaayos, napakaaliwalas ng hypermarket na to. And sa second floor, dito nyo naman mabibili yung mga damit, sapatos, pantalon, medyas, at grip. Dito nyo mabibili sa second floor nila. And meron din sila dito mga gamit sa kusina, speaker, ganyan, lahat nandito. Kompleto din sila. Last lights, syempre doon sa mga nadidiliman na dyan, kailangan nyo ng diwanag, bumili kayo ng flashlight. Ayan, so mga gamit sa kusina, ayan, so mga mahilig magluto, kompleto rin dito. So yun, ito yung bata, new bata. Ito yung pinaka new bata ngayon. So yun mga kasadit, at hanggang dito na yung video natin. And maraming salamat. And don't forget to subscribe sa aking YouTube channel para patuloy kayong update kung sakali mayroon ng mga bagong video na lalabas. So yun lang mga kasadit, ingat tayo lahat. Bye-bye.